Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! Alright! Isang magandang hapon mga kaibigan! Napakainit! Grabe! 40 degrees Celsius! Marikina also Celsius! Welcome sa inyong programa, ang Radyo Mindanao, the best. Hindi kami solid, hindi kami duro, pero kami ang the best. Ito niya, Balingon, Alasinto, nagsasabing isang mainit na hapon sa ating lahat. Howdy, howdy, mga kaigsunan. Kamusta ka mo karong hapunan? May anabuntan sa atong tulumanon, ang Radyo Mindanao. Og kumusta mo karong adlaw mga kaigsunan? Inaot na lang gyapon doon sa mayong kabubuton, sa mayong kineng huna-huna og mayong panglawas. Welcome sa atong telemanon kineng Radyo Mindanao. Si Abdel D sa lang mga kaigsunan. Salam doon ko taan-taan mga taon mga rayong. Bawala kita niyo ha mga waktu ini. Yalinisap kita ha programa na doon Radyo Mindanao. Alright, grabe. Mainit na sa labas, mainit pa sa loob. Labas at loob, napakainit para kaming nasa pugon. Diba? Oh, init sa taas, init sa baba. Kaya natin po. Mga kaibigan, ano ba mga latest natin ngayon dyan, mga chismis? Maraming nagaganap. Unang-una, balita muna natin yung natanggap nating report sa ating bureau chief sa Davao City na si Maluk Cablinda. Aba? Aba, pastilan, oy. Nako. Aray ko. Ay, nako, grabe. Ha, talaga? Bitin na ba kayo? Ay mga kaibigan, ha? Naku, eto, balita, grabe. Yung galing sa ating bureau chief ng Radyo Mindanao at bureau chief din ng Mindanao Examiner Regional Newspaper sa Davao City. Si Ms. Maluk Cablinda, nag-resign na raw. Nag-resign na raw. Sino? Yung isa sa pinaka ika nga kanang kamay ni Tatay Digong Duterte. Grabe. Meron ba kayong idea? Si Peter Lavinia, naku po. Nagbitiw na mga kaibigan, nag-resign sa kanyang posisyon. Alam niyo mga kaibigan, itong si Peter Lavinia, ito yung chief political strategist ni Tatay Digong Duterte nung nakaraang eleksyon. At siya ang umuupong National Irrigation Administration Administrator. Ibig sabihin niya na NIA. May kinalaman sa mga patubig. At kinumpirma rin ito mga kaibigan ni mismong si Administrator Peter Lavinia na nagsabing nagbitiw nga siya sa kanyang posisyon. Ginawa ni Lavinia ang kanyang pahayag. Matapos na kumalat ang mga alegasyon, nako po, na humihingi raw siya ng 40% komisyon sa mga proyekto o kontrata. Matagal na niya siyang naabuso dahil sa paggamit at paninira sa kanyang pangalan. Ayon kay Lavinia, pinakahuli rito ang umiikot na chismis na nanghingi siya ng pera mula sa mga contractors ng NIA. Bagamat hindi raw ito totoo, minabuti na lamang mga kaibigan ni Peter Lavinia na mag-resign sa kanyang posisyon bilang NIA Administrator upang maligtas sa anumang chismis o iskandalo si Tatay Digong Duterte at madamay sa matinding kahihiyan.
Iginiit din mga kaibigan ni Peter Labinia na wala siyang personal na interes o masamang intensyon sa NIA o sa gobyerno at tanging hangad lamang niya ay reforma. Nako po, grabe. Eh kung hindi naman totoo, bakit naman mag-resign itong si Labinia? Dapat ang una niyang ginawa, magpatawag siya ng isang investigasyon. Alam nyo, basta administrator ka, merong ano dito eh, merong members of the board. Meron tong board members at merong chairman. Nako. Ano, paano kaya makaka-apekto to sa programa ni Tatay Digong Duterte ng mga patubig at ni Secretary Manny Piñol ng Department of Agriculture? Inilagay din to mga kaibigan ni Peter Labinia sa kanyang Facebook account. Hanapin nga muna natin tong Facebook account ni Peter Labinia at para maliwanagan natin yung kanyang kumpirmasyon at itong sa pahayag o sa balitang ipinasa sa atin ngayon lamang ng ating tao, ng ating makiting na bureau chief dyan sa Davao City, sa Davao Region, si Maluca Blinda. Napapakinggan tayo dyan mga kaibigan. Okay, ito na yung nakuha na natin, yung Facebook page nitong si Peter Labinia. Yung chief political strategist ni Tatay Digong Duterte. Sabi niya, paalam! I have been vilified in the past. My name used, abused, and maligned. And recently, there have been efforts to discredit me again. There are rumors circulating that I have asked money from NIA contractors. These are not true. To spare the president from these embarrassing stories, particularly in the times of intensified attacks on him, I have quietly left government. Ako. Sabi pa niya, I have neither personal vested interest in it nor ill intent towards NIA and the whole government, which we're trying to reform. Thank you for the opportunity to serve the government, especially to President Duterte, whose trust I have never betrayed. I have proven in the past that one need not be in government to do public service or work for the common good. I will likely continue to do so in media, civil society, and the business sector where I have been involved before. May the Lord continue to light our paths. God bless us all. This is your water boy, signing off. Peter Labinia. Signing off, ha? Para naman matitigok na. Hindi naman yata siya pinalis ni Hindi, usually, basta ganito. Hindi natin na masabi. Pero, siyempre, out of delicadeza, nadadrag yung pangalan niya. So, instead na gamitin to ng mga kaaway sa politika ni Tatay Digong at sabihin, itong si Pangulong Duterte, matindi sa kanyang pakikibaka sa droga, kriminalidad at korupsyon. Tapos, yung tao niya, na-involved sa ganitong klaseng alegasyon. So, maaaring gamitin yun. Pag nalaman na naman ni Trillanes siya, at saka ni Drilon, at saka ni Bam Aquino, ni Risa Ontiveros, at si Laila De Lima, ako, mag-iingay na naman yan. Pero kung ako kay Peter Labinia, dapat ang ginawa niya, nagpa-imbestiga ako. At kung sino yung nasa likod nitong pagkalat ng mga chismis, kung chismis ito, alegasyon, aba, sampahan ng demanda, sampahan ng reklamo. Kasuhan, oo. Hindi yung ganito, di ba? Kasi, eto, out of delicadeza siguro, ginawa niya. Nako, ewan natin. Pero yan ang latest na balita, mga kaibigan. Na itong si National Irrigation Administration boss, Peter Labinia, ay nagbitiw na sa kanyang posisyon. Grabe. Marami yung mga balita, hindi natin na inaasahan. Ganyan, hindi natin inaasahan naman ganyan. Anyway, huwag naman siya na matulad doon sa isang pagkamatay, di ba? Ano yun? Pagkamatay, huwag. Huwag natin isip, huwag naman natin isipin yung mga pagpapakamatay. Pangit yan sa programa natin. Dahil sa kahiyan Sa Korea nagagalit yun, tsaka sa Japan. Sa Pilipinas, pag sa Korea, alam mo mga kaibigan, sa Korea, pag meron kang na-involve ba sa skandal, nagpapakamatay yung mga opisyal ng pamahalaan. Sa Japan naman, nagaharakiri. Harakiri, Oo, nagaharakiri. Pero sa Pilipinas, pag na-involve ka sa skandal, ililipat ka lang ng ibang ahensya.
So tuloy ang ligaya. Para mga ninja cops yan eh, di ba? Mga scalawags. Sabit-sabit sa mga iba't ibang kaso sa Maynila, aba, papadala sa Basilan. Ipapadala sa Maguindana, ipapadala sa ibang lugar sa ARMM. So yan ang Pilipinas kong mahal. Anyway, sa isa pang mga balita mga kaibigan, ano ba? Nakatakda ng isumili sa Senado para sa ratification ng Paris Agreement matapos itong lagdaan ni Tatay Digong Duterte. Yay! Sinabi naman ni Climate Change Commission Commissioner Manny D. Guzman na labis siyang nagagalak sa pagpapatibay dito ni Pangulong Duterte. At nagbunga umano ang pagsisikap ng Philippine delegation na maisulong ang 1.5 degree climate goals sa Paris negotiations. Ayon kay D. Guzman, hindi lamang ito nagpapatunay sa SONA commitment ni Tatay Digong Duterte na prioridad ang kanyang administrasyon ng climate change, kundi sa kanyang advokasya na isulong ang climate justice para sa pinakamahihirap nating mga kababayan. Kasabay nito ay pinapurihan din mga kaibigan ni D. Guzman si Senator Loren Legarda, ang UN Global Champion for Resilience dahil sa kanyang pagpupursige at advokasya sa pagpapatibay ng naturang agreement. Ang problema nito is Tatay Digong pro-industrial Oo, kasi pabor na pabor sa mga coal-fired power plant. Kaya hindi natin malaman kung ano magiging epekto nito sa Paris Agreement. Dahil Tatay Digong, sinabi niya, gusto niya ang Pilipinas maging isang industrialized country. At paano natin ma-achieve ito? Aba, kailangan payagan yung mga dirty coal-fired power plant na magtayo sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Eh, alam niyo naman mga kaibigan, yung usok ng coal-fired power plant na pinakamarumi. Sari-saring lason ang nandiyan. Kaya dapat tutulan sa Zamboanga City ang pagpapatayo ng coal-fired power plant ng San Ramon Power Incorporated na pag-aari ng Alcantara and Sons. Ano ba yung Paris Agreement? Ito yung nagkakaisa iba't ibang bansa na babaan ang carbon footprint. Pag sinabing carbon footprint, ito yung marka na iniiwan ng maruruming usok tulad nung lumalabas sa coal-fired power plants. At alam nyo mga kaibigan, itong climate change ay isa sa pangunahing dahilan kung bakit pag nagkakaroon ng bagyo, matindi ang pagbabaha. Dahil sa sobrang init ng ating klima, natutunaw yung mga dambuhalang yelo dyan sa Antarctica. Actually nga mga kaibigan, nag-crack na nga sa Antarctica yung napakalaki sa Arctic, yung napakalaking yelo. Gabundok, nag-crack, grabe. So posibleng humiwala yan. Pag humiwala yan mga kaibigan, nako. Sa continental shelf, siguradong matutunaw yan, mapupunta sa gitna ng dagat at nako. At doon ay matutunaw at pag natunaw yan, nako po, dagdag tubig sa karagatan. At ang unang maliletse dyan ay mga bansa na nasa tabing dagat. Kaya mga kaibigan, kaya yung Arctic ice melt ay talagang magkakaroon ng malaking epekto sa ating mundo. Dahil kung magtutuloy-tuloy ito, nako, grabe. Hindi natin malaman. Kaya kita niyo mga kaibigan, yung bagyong Ondoy, terrible. Sa dami ng tubig na ibinagsak ng ulan natin. Alam niyo, pag sobrang init ng klima, natutunaw ang mga yelo sa Antarctica, sa Arctic, at tumataas ang level ng karagatan. At pag tumaas ang level ng karagatan, siguradong yung mga low-lying countries na malapit sa karagatan, ay nako, unang-unang maapektuhan yan. At siyempre, pag mainit ang sikat ng araw, nag-evaporate ang tubig, nako, dahil sa sobrang init. At yan ang nagiging sanhi ng malakas na pag-ulan. Kaya na dapat bawasan ang carbon footprints, ang pollution dyan sa ating daigdig.
Actually, mga kaibigan, ha, yung Arctic Sea Ice extent, nagsimula to. Nasa, ano to eh, actually, kung di tayo nagkakamali, nasa mga 5, mahigit na 5 million square miles yan. At sa loob ng 38 taon na pagsisiyasat, gamit ang mga satellites. Aba, bumaba ito ng 100,000 square miles. Ibig sabihin, noong 2016. Ibig sabihin yan, mga kaibigan, natunaw na. Natunaw na ang malaking bahagi ng Arctic Sea Ice. Kaya nakakatakot yan. At siyempre, dahilan din ito na upang ipangamba ng lahat. Dahil kung talagang magtutuloy-tuloy ito, nako, eh magti-trigger to, mga kaibigan, ng uncontrollable climate change. Kaya nagbabala yung mga siyentifiko na yung matinding pagkakatunaw ng mga dambuhalang yellow, gabundok na yellow, ay magti-trigger ng tinatawag na tipping point sa polar. At maapektuhan to kahit yung Indian Ocean, nako, apektado nito, mga kaibigan. Alam nyo naman, yung Arctic, ito yung nasa tuktok ng ating daigdig. At yung tawag na ice cap. At ayon sa mga siyentifiko, ay maglilikha ito ng catastrophic consequences around the world. Ayan ang, nako. Kaya, kaya nagkakaroon ng mga iba't ibang lider ng bansa sa buong mundo na magkaroon ng agreement katulad itong Paris Accord na nagbabawas sa pollution. Actually, sa Amerika, marami ng pinasarang ano dyan, mga kabigan, mga coal-fired power plant. Sa China, ganoon na rin ang ginagawa nila. Nagbawas na rin sila. Dahil kita nyo yung yung documentary ni Al Gore, yung dating vice presidente ng Estados Unidos. Yung kanyang documentary, The Inconvenience Truth, talagang doon ipinapakita for the past 20 years, 30 years, yung mga bundok dati na natatakpan ng mga yelo, eh wala na. Tagtuyot na. Parang disyerto na. Kaya nako, dapat wag nating pabayaan yan, mga kaibigan. Dahil problema yan. Tayong mauuna dyan na mawawalan ng kinabukasan. Siyempre, lahat yan, pag nagbahayan, ako, ewan ko na lang. Grabe. Kaawa-awa. Lalo na yung mga nasa mabababaw na lugar. Pilipinas, pasok dyan. Kita niyo naman ang bumagyo eh. Tanong ko eh. Pasok ang Pilipinas, di ba? So, yung bumagyong matindi. Marikina, di ba? Sa Marikina, umapaw yung ilog, tubig sa ilog. Umapaw hanggang bubungan. Ang mga dambuhalang bahay doon, apaw na apaw. Lubog ang buong National Capital Region. Ewan ko lang anong pangalan ng bagyong yan. Hindi Ondoy. Meron pang isa. Diyan sa Marikina, itong pinakamatindi. Yung tumama doon sa Visayas. Oo, Ondoy. Di ba? Oo. Hindi yata eh. Ano? Yung sa Katbalugan, Tacloban ba yun? Tacloban. Ano kasi sa... meron din. Natatanda ako. Sendong. Hindi. Bagyong Sendong. Nasa dulo ng dila ko eh. Labas mo yung dila mo. bakit may sanga yan? bakit may sanga yan dila mo? May hiwa sa gitna. Para palang dila ng cobra tong si Bradel Abdel. Kaya inahabol ng mga babae. Nako, mahirap yan. Wala ka kay Ninyo Karandang, yung aming production assistant. Hindi lang may hiwa yung dila. Tatlong hiwa pa. Meron pang hikaw. Umapaw yung ano, yung tubig doon sa dagat. Nandun na, nag-cover ako nun. May kasama ako mga foreign journalist. Sa summer sa Leyte, Tacloban City. Grabe. So isang dahilan nun ang pagka... Matindi kasi. Hindi naman tsunami yan. Actually, para siyang may tawag, nalimutan ko lang yung termino na ginagamit yan. Dahil yung lakas ng alon, lakas ng hangin, yun ang nagdala ng tubig upang sumampa sa mga dalampasigan. Pero grabe yun. Dahil marami ang nasawi doon, nalunod.
utosan yan. Nalunod, oh. Nalunod. Pero ang nailibing, nabawi, mga 7,000 lang yata eh. Grabe doon. Dahil nung nagko-cover kami doon, mga kabigan, ako, makikita mo kung saan-saan lang yung mga bangkay na nakakaawa at nakakaantig ng damdamin. Ah, pati yung amoy, dumidikit sa balat mo. Ah, ganun talaga. Tapos wala kami makainan nun. Ah, ang nagpakain sa amin nun, yung Red Cross. Ah, binigyan kami ng tinapay at mga delata. Ah, na dapat sana is para sa kanila. Eh, nakita nila na wala kaming makain. Ayun, binigyan kami. Oh, tapos naman yung inarkila Yolanda ng... Yolanda. Oh, yun, yun. Oh, Yolanda. Ay, na, ang galing ng dila mo. Dalawa nga eh. Oh. Yolanda, Sendong, Ondoy. Kaya yan mga kaibigan, ha? Dapat tutulan nyo dyan sa Zamboanga City. Yung mga nakikinig sa atin sa Zamboanga City. At tulungan natin yung mga taga-barangay Talisayan na nag-o-oppose sa pagpapatayo ng coal-fired power plant ng SRPI. Dahil yan coal-fired power plant, ako, magdudulot ng matinding polusyon. Huwag kayong maniniwala sa mga pinagsasabi ng mga pro-SRPI na talagang nagsusulong yan. May mga kanya-kanyang interes yan. Huwag kayong maniniwala sa mga pambobola ng mga yan, mga kaibigan. Mag-research kayo sa internet para malaman natin lahat, malaman ninyong lahat ang epekto, ang masamang epekto ng coal-fired power plant sa environment, yung kanilang usok. Mabuti pang suportahan natin yung renewable energy katulad ng solar, wind, at hydro. Yan, mabuti pa. Dahil yan, siguradong walang pollution. Kailangan lang. Ngayon, mura na ngayon yung mga solar panels. Makakapag-charge ka nga ng cellphone, maliit lang na solar. Bibili mo sa mga tindahan ng mga incheck dyan sa Zamboanga City. 150 lang. Meron ka ng solar charger sa cellphone mo. Magdagdag ka ng 50 pesos, makakabili ka na ng isang solar charger na may bombilya. Ang gagawin mo, painitan mo lang yung sa ilalim ng sikat ng araw, yung solar panel mo, at merong baterya yan. Habang nagkakarga ng kuryente yan, napupunta sa baterya. So kahit sa gabi, hapon, kahit walang araw, magagamit mo ang kuryente o magagamit mo ang iyong bombilya. Lalong-lalo na yung mga produktong galing sa China, napakamura. Kaya samantalahin natin mga kaibigan ang solar energy dahil libre ang sikat ng araw. Tandaan natin, tutulan natin, tulungan natin yung mga taga Zamboanga City na ibasura o iayaw-ayaw ang pagpapatayo sa coal-fired power plant ng San Ramon Power Incorporated. Tutulad niya mga kaibigan, i-research sa internet, i-google ninyo. I-google ninyo ang ill effects ng coal-fired power plant sa ating environment, sa karagatan, sa hangin, sa lipunan, sa lahat, sa tao, sa halaman, sa hayop. Nako, atakot-takot ang mga laso na nasa hangin yan. Sabihin pa ng mga nag-a-advocate ng coal-fired power plant, ako, kuryente, kailangan nyo ng kuryente, so dapat aprubahan nyo yan. Sa inyo yung kuryente nyo, pwede naman kayo magkandila. Di ba, panay-panay na blackout sa Zamboanga City, naging dami ng reklamo na kukuha ng Radyo Mindanao. Dahil nagpa-blackout, pag tumatawag daw sila sa Zamboanga City Electric Cooperative, ring nang lang ring ang telepono, walang sumasagot. Walang sumasagot sa Samcel ko. My goodness. Kawawa naman yung mga tao, tawag ng tawag sa inyo upang malaman anong oras babalik ang kuryente, bakit nag-blackout. Maraming mga appliances ang nasisira, hindi lang appliances. Pati ulo ng mga consumers nasisira. Lalong-lalo na may mga sakit na matatanda na kailangan nila ng oxygen sa bahay, kailangan nila ng air condition, kailangan nila ng kuryente, nakawala silang magamit dahil blackout. Oh, tinood na mga kaigsunan, no? Lagi usahay, kinahanglan nga, story lang sa Adong Idol kanina mga kaigsunan, magkahadlog man eh.
wala mo gihadlok mo pero makahadlok in taon kanang pataka ang alanta kinilang usahay mo kung makakontribute ganit tag mga unsa ni may kadaot sa atong kalibutan ha? Sa atong naso amin sa atong matubas tagalang ng himpapawid bitaw na ay mga magsunog ya na apay mga exhaust niya ng mga salakyan na nato di ba o na ng mga jeepneys nato mubuga gani nag unsa ni mubuga gani nag ilang unsa ni kanang usok ay nako itong pa kayo sa Alquitran mga kaigsyon na magnukos ha unya na apay mga magsunog diha sa bukid na apay joy mga unsa-unsang mga abu o usok nga gikan sa atong mga kaigsunan nga nanginabuhi lagi o kakaning uling bitaw na asa mo na paingon, paingon na tanan dito sa langit mga kaigsunan ha? Unya na apay mga investors na apay mga negosyante nga gusto nga ipa dayon kining cool power plant mga kaigsunan, di ba? Kanabi tong pero usok mangyapo na sila. Nagkinahala na nagkuryente, nagkinahala na tingani, nagkinahala mo tabang daw sila pero pinaagi lagi sa pollution po mga kaigsunan. So daghang kayong maangil. Dili lang tao ang maangil. Ha, ma unsa ni kanang magkasakit, di ba? Dili lang tao nga ang dili lang tao nga maigo ni anang mga pollution hasta mga mananap mga kaigsunan. Mga mananap, mga unsa-unsa mga klase nga kanang nagnaay kinabuhi nga nabuhi diri sa kalibutan og pananglit ng tanan mahimo nang kinilaging murag usok na gikan sa unsa-unsang mga paktorya, unsa-unsang gikan sa mga salakyanan, gikan sa mga kiningatong himo nilag kurinti mga kaigsunan mao nang usahay kitang tanan masakit na masakit on init na kayo so mga kaigsunan medyo magpakilala muna tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa mindanaoexaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat, kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DXX Zamboanga Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay mga kaigsunan, kamulagya po namin ako sa atong tulumanon kining Radio Mindanao og madungog nato kini hantod sa enterong Mindanao mga kaigsunan kining atong estasyon nga kinaham nga paborito sa mga kaigsuunan nato nga kinaham nga kining atong programa kining Radio Mindanao din is the best nga radio station kining RPND 3X. Og padayon ng gihapon kamo mga kaigsuunan na minaw sa atong palatuntunan sa atong programa kining Radio Mindanao. Mao ganito mga kaigsuunan ang atong gisgutan ganina bahin nining Paris nga accord nga kinahanglan limitahan or kinang ang atong unsa ni ang atong kalibutan matud pa nila nga murag hinug-hinug na ba mga kaigsunan murag ka ng daghan na kahit tanawa na god no na ay dita makawatay dita wala murag ka ng makuanta ba kanang ang atong klima karon no na ay usay mainit na ay usay nga bugnaw na ay usay nga pananglit mo ulan ng gani, di takasapo kusog kayong ulan. No, usahay maghangin gani, kusog kayong hangin, mayroon ng mga bagyo. Usahay gani, kanang gamay lang ulan, mulunop dayon ang mga magbaha dayon ang spikas dya. Kayong saon man lagi, maunang hingon nilang ang atong klima, murag pa bagko-bagko ba. Kaya nga naman, naaray panahon mga kaigsunan nga kita wala nagpakabana.
nga sige lang gihapon tawa ta bisag mo sa mo ingon ta nga ayaw in taon, ayaw in taon paghimo ana, ayaw pingano sige di man pasagad lang man ta, nare pa na mabiktima ta ninyong tanan mga kaigsunan. So labi na gyud sa bongga kanang ilang plano diha nga ilang ba ilang ko ano nang ilang nung kining proyekto nila diha nga kinilaging power cool power power plant ilang iduot gyud ni duso gyud ni mga kaigsunan ha. Mao ka na dili ka na maayong mga kaigsunan kay lagi usap ka maghimog o pollution sa atong kalibutan. So suportahan po nato ang atong mga silingan, atong mga kababayan diha sa kining diha sa talisayan kaigsunan kay duol man kay niya diha sa ikusong ng ilang duol sa ikusong ng ilang himon nga power plant kay lagi para makatabang daw sa atong kuryente dinhi sa lungsod sa Sumbuanga. So kita atong programa usa kini Radyo Mindanao usa nang mudili niya nang mubabag niya nang ilang plano kay nare panahon at least dili ta magsisiyahi wala man bugo mo babag ana wala mo minayana ana. So kami mubabag mi ana kay makadaot na sa adong kalibutan mga kaigsunan matud pa na naare tingala ganita nganong musaka man ang tubig no. Maliban sa katong ingon sila nga maglinog, ha? Naay gani usay nga dako man kayo ga. Dako man kayo ga. Taob man kayo karon. Oy, sa uno dili man inana ang kapag dako sa dagat, karon dako man na siya, may taas man ang siya. Kay ngano man tungod lagi sa kainit, ha? Tungod sa kainit dito gani sa lugar nga Arctic batong ingon nga sa atong kining idol nga ice man ari ha. Ha? Na unya sa tungod sa pagkakainat mga kaigsunan, hinihinay na siya matunaw, hinihinay na siya matunaw, di ba? Na hinihinay na siya matunaw, asa mo na paingon, dito na sa dagat, na mauna, usahay mo dako ang dagat, nga wata mo sa'yo, nga nung dako mo kayo ng dagat, no? Nanari panahon, sa sunod matang sunod mga adlaw, sa sunod mga panahon, musaka, musaka na ang dagat nato, hantod nga, gamay lang galing hangin, dakong bahod, hantod nga ma-wash out ng diha ang atong mga baybayon, di ba? So, ayaw tagkahibong nga ablihin na ninyo na aming mga internet dya, i-google lang ninyo mga kaigsunan, aron makita nato ang ano, unsa man ang kalihukan sa atong kalibutan karon sa atong mga silingan, kinahan na na magmatngon tempradyo, ibigun na atong na unsa man eh, unsa may kalihukan karon sa atong barangay, unsa may kalihukan na atong buo sa tibuok Pilipinas, hantod sa ubang mga nasod. Aron nga di ta maignorante ba, aron magapreparar ta, aron po makaingon ta nga bisag sa huna-huna na lang, dili na to kaya nga ato silang pugnan, bisag sa una-una na lang, gampo lang tang tagaanong tagkalinaw ang pag-isip, ang pag-isip, tagkalinaw ang mga pag-isip sa mga tao nga naa sa atas, nga kina, ato na silang gibutar diya, gipalingko nato sila, aron nga kita, dili magmahay ba, mga kaigsunan, di ba? Ay, listen na tayo ng kanang makuanta ba, kanang makalitan lang tanong, bigla na lang inaane, kay nga naman, kita manggod bisag magampo na lang in taon dili ka naman magampo da sige lang tag lantaw ni anang mga wa ang puy lantaw di ba. Lagi so mo ka na mga kaigsunan kinaot nga babagan nato ang tanan nga makadaot sa adong kalibutan di ba. Tama, alam nyo yung pollution nako pangunahin problema yan hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ah, kita mo sa China, brother, pinapalabas naman to sa CNN, sa BBC, sa Fox News. Yung Beijing, mga kaibigan, antindi ng pollution. Halos hindi mo na makita yung harapan mo. Ang visibility nila, less than 1 meter. Grabe. Dahil sa usog, dahil sa pollution. Smog, dahil sa pollution. Diba? Kaya yung China ngayon, talagang super ang pagbabawas nila ng mga dirty coal-fired power plant. At ang pinagkakaabalahan ngayon ng pamahalaan ng China ay yung renewable energy. Yeah? Yan ang dapat natin suportahan. Dahil yung green energy, yan ang sagot sa ating daigdig. Dahil alam nyo, ang daigdig,
Meron pa tayong natitirang siguro mga 5 bilyong taon bago mawasak ang daigdig. Dahil pag nawasak ang daigdig, nako, wala na. Yung ating future generations, hindi na natin alam kung nasa daigdig pa ba o nasa ibang bahagi na ng ating universe. Oh. Yeah? Kaya dapat suportahan natin yan. Kailangan natin yung sustainable energy. Hindi natin kailangan yung ika nga ay maruming pamamaraan upang makakuha ng kuryente. Eh siguro naman itong mga talagang dinugyan ang gilang ginaduot yun ang kinanganan ng mga proyekto. Basig na sila ilang planeta ang ilang mapuyan. Oh, meron, di ba? Yung TRAPPIST 7 o TRAPPIST 1 na 39 light years lang away from Earth. Uy. Na-discovery. Alam nyo mga kabigan, may na-discovery kamakailan. Isang star system. Na nasa labas ng ating solar system. Ibig sabihin yan, bukod sa ating solar system, yung Milky Way, meron pang isang planetary system na kung tinatawag ay yung mga kinabibilangan ng mga exoplanets. Itong mga exoplanets na to ay bali 7 yan, kaya tinawag na TRAPPIST 7 dahil 7. Pero 3 sa kanila ay posibleng maging tirahan ng tao, human. Kasi naihangin. Oo, kasi halos kapareho ng daigdig. Uy. Ang kanilang feature. Ito kasi dahil na rin sa pag-aaral ng mga siyentipiko at ng mga space telescopes. At maganda yan, 39 light years lamang ang layo niya. Pero alam niyo ba mga kaibigan, yung 1 light year, ayan yung equivalent ng travel ng ilaw sa loob ng 1 taon. Kaya bago ka makarating dyan, ilang milyong taon ang kailangan mong, you know. Pero maraming mga pag-aaral ngayon, pagsisiyasat. At ang isang iniisip ng NASA o National Aeronautics Space Administration ng Amerika ay magpadala ng laser sail na satellite upang makarating doon. At magta-travel to halos sa simbilis ng travel ng ilaw sa loob ng 1 taon. So kung 39 light years ang layo niyan, ang distansya niyan sa ating daigdig, ganun din magta-travel itong laser light sail na dinidevelop ng NASA. So pag nagawa nila yan, so maaari ng pag-aralan. Mga ilang 39, araw. Hindi araw. 39 light years din. 39 years. In 39 years, mararating na nung satellite, yung TRAPPIST 7 na yan. Di ba? Yeah, maswerte nga tayo dahil ako katulad ko, talagang science ang tinututukan ko. At ako'y tuwan-tuwa nung nakaabot yung satellite sa planetang Pluto. Kasi tinanggal nila yan bilang planeta at muli nilang ibinalik kasi mayroong mga buwan. Nakita natin kung anong klase ang planetang Pluto. Ayan, dahil sa siyensya. Sa elementary pa ko, wala man daw ko ang liha. Wala'y hangin, wala'y dead ba? Murag ka ng patay. Oh, pero meron siyang meron siyang gravity, yung Pluto. Oh. Kaya, napakasarap na, magbasa. Ng mga science, lalo na yung mga latest findings. Maaari kayo magpunta mga kabigan sa website ng NASA at napakaraming mapapag-aralan doon, mababasa at doon ay makikita ninyo kung paano nag-perform o paano nabubuo ang isang planeta. Plano ito umiikot sa araw at kung ilang buwan meron ang isang planeta. At kung ang makeup nitong katulad ng Jupiter, di ba? Venus, mga gaseous planets ang tawag diyan. Kaya napakaganda. At kaya itong TRAPPIST 7 ay talagang nag-presscon nga nung last Wednesday, last week, yung NASA dahil sa kanilang findings. At talagang very ecstatic ang mga scientists, yung mga planetary scientists at na-discovery nga itong mga exoplanets. Alam nyo, napakalawak ng daigdig. At ako sinisikap kong isipin. Pinipikit ko yung mata ko at ini-imagine ko gaano kalawak ang universe. Talagang hindi kaya ng aking utak. Yung aking right and left hemisphere ng brains ko talagang hindi kaya. Oo, isipin nyo mga kaibigan, pumikit kayo, ipikitin nyo yung mga mata. At isipin ninyo kung gaano kalaki ang kalawakan. Hindi nyo maiisip, grabe.
Dahil talagang napakalawak nito at nagpapatuloy expansion ng kalawakan. Dahil diyan, kaya marami ang pag-aaral ang ginagawa diyan sa universe. Ay ngayon you know, alam niyo naman na marami ang mga natatagpo ang mga planeta, di ba? Ibig mo sabot ni mong pasabot pananglit nga magunaw kining kalibutan na atay adto nga laing planeta. Mm-hmm. Wow. Pero dugay tingali budang mo abot dito. Kung makahimutag sa lakyanan nga paingon dito sa mga planeta. Pero marami kasing maraming tawag dito, maraming mga marami ang mga technology ngayon na ginagawa ng ating you know, mga siyentifiko upang makarating tayo sa mga planetary system, sa mga star system ng you know, in less travel time. Kasi dapat ma-fold yung space-time. Dapat magkaroon siya ng lukot. Sama kami ni Raymond pag gumawa ka ng ganong dapat magkaroon siya ng lukot upang to allow itong time travel. Actually, ito mga space telescope, mga kaibigan, na nagpapadala ng mga litrato ng mga planeta na ilang light years ang layo. Yung mga nebula, yung mga black holes, lahat, pati yung mga supernova. Ito supernova, ito yung mga sumabog na araw na mga star. Bago sila sumasabog, talagang umiinit sila ng napakatindi. Dahil nire-release na nila ang kanilang energy hanggang sa sumabog yan. Pag sumabog yan, ang tawag dyan supernova. Pero pag minsan, pag matindi ang energy niya, itong supernova nagiging black hole. Dahil sa tindi ng mass niya, nagiging black hole. At ito ang kumakain ng mga iba pang katabing mga planeta, ilaw, lahat. Napakatindi. Kaya sinasabi natin, subukan ninyong isipin yung kung gaano ka lawak. Ipikit natin ang ating mga mata. At pakinggan kung gaano kalawak ang ating universe. Ipikit ang inyong mga mata upang mabatid kung gaano kalawak ang ating solar system. At yan ang magbibigay ng kalinawan sa ating kaisipan. Bulaklak, ang ganda ng bulaklak. Anong bulaklak yan, Johnny Midnight? Bulaklak, dulot atin ay galak. Natatanda niyo pa ba, mga kaibigan, itong tugtugin na to, itong awitin, bulaklak? Ito yung ginagamit na sa toning nitong si Johnny Midnight. Di ba? Sumikat tong si Johnny Midnight dahil sa kanyang toning at nagbebenta to ng mga pyramid. Pangalis ng hirap. At pero marami ang napagaling itong toning ni Johnny Midnight. Pero alam nyo, ito yung auto-suggestion nga. Pag inisip natin na tayo gagaling, talagang gagaling tayo dahil yung ating utak ay may kakayahan na magpagaling ng sakit. Faith lang yan. Faith. Paniniwala mo. Katulad yan, ginagamit ni Johnny Midnight yung awiting bulaklak. At every midnight, kaya nga tinawag siya Johnny Midnight tuwing hating gabi, diyan siya nagdadasal, nag-i-incantation siya. At the background, itong bulaklak. At yung sa loob ng kanyang maliit na pyramid, itong pyramid gawa lamang to sa aluminum na parang antena ng television. Nilalagay niya sa mesa yan, tapos nilalagay niya ng isang basong tubig sa gitna. Dahil naniniwala, mga kaibigan, si Johnny Midnight na yung power, supernatural power ng pyramid ay makakagaling. So habang meron siyang binabanggit o sinasambit ng mga incantations, na siya lamang ang nakakaalam. At itong tugtugin na to ang kanyang ginagamit.
At pag natapos na yung kanyang incantation, sasabihin niya sa mga nakikinig sa radyo, mga kababayan, mga kaibigan, inumin niyo na ang tubig ng buhay at kayo'y gagaling. Eh, so, yun ang nangyayari. Marami namang gumagaling. Marami nagpapatotoo na dahil sa tubig na yan, sa toning water na yan, gumaling sila. Di ba? Kita niyo mga kaibigan, ano? Yung power ng ika nga, power ng suggestion ng ating utak. Kung ano sinabi ng utak, yun ang gagawin ng ating katawan. Yun na nga, no? Pero diba? Bago tayo mag-toning, nais ko munang i-announce. Paubos na yung oras natin. Sige na, toning mo na yan. Oh, bago tayo mag-toning, nais ko munang ipahagis sa mga mga listeners natin na karong sunod nga Biyernes na atay mga guests, mga sa ating mga Muslim na kababayan, sa Biyernes po mga kaibigan, no? Sa sunod na Biyernes ay mapakinggan po din natin sila dahil sila ang magiging guest natin. Itong sa Bilal Muktadin, na nakabase sa lungsod ng Sambuanga, isa pong known na grupo ng itong religious sector po natin, itong sa Bilal Muktadin, at sila po ay magiging guest natin sa susunod na Biyernes. Pakinggan po natin at antabayanan po ninyo yan. At may mga katanungan din tayo. Ano bang mga sinasabi nilang Islam? Bakit ganito, 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 ganyan? Ano ba ang Muslim? Nang sa ganun ay maintindihan po natin lahat kung ano ang Islam. Diba? So, antabayanan po ninyo mga kaibigan. And sa susunod na Biyernes ay makakapili natin sila na bilang ating panahuhin pandangalik. Okay, imbitahin natin sila na, you know, magprograma sa atin na every week para ma, you know, yes, maikalat natin ang Islam awareness. Yes. Islam awareness. Mga Muslim ang nakikinig, pati yung sa mga Christian community po ay para malaman nila kung ano ba yung Islam. Alam nyo mga kaibigan, Islam is peace. Yes. It's a religion of peace. Yes. Di ba? Ganun yan. Ay, maganda yan. At you know, sana you know, mabigyan natin ng kalinumunagahan ang ating mga tagapakinig, ang ating publiko tungkol dyan. Ay, alam mo ba brother, mahaba yung mga buhay ng mga taga RPN, Dieter Polex. Akala ko yung mga nagtotoning. Oo, siguro nagtotoning din sila dati. Ay, alam nyo talagang mahaba ang mga buhay natin dito sa RPN. Alam mo kung bakit? Breakfast natin, Maggi. Merienda natin, Maggi. Tanghalian natin, Maggi. Merienda sa hapon, Maggi pa rin. Pati sa hapunan, Maggi. O, di ba? Long life. Ay, mga pansit noodles ba? Pansit yan, long life yan. Kaya nga, you know, pag ako, yung si paring Ninyo Karandang, pag magkakaanak daw siya, ipapangalan niya, Maggi Karandang. Babae. Yeah, oh, babae. Paglalaki naman. Paglalaki, ano? Oh, Canton. Pansit Canton. Eh, alam nyo, mga kaibigan, kahit na kami mga working class, kahit nakakapiranggot lang yung aming sinasahod, masaya kami. Dahil pinasasaya tayo ng ating mga sponsors, ng ating mga supporters, ng ating mga followers, ng ating mga tagapakinig. Dahil natutuwa sila sa ating programa. At kami, lubos na nagpapasalamat mga kaibigan sa inyong patuloy na suporta. Kaya nagpapasalamat kami sa aming isa sa aming mga major sponsors, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. At syempre, ang Sulu Provincial Government sa ilalim nitong pinakamasipag, pinakamagaling na si Governor Toto Tan. Sip-sip pa. At siyempre, ang mas magaling, masipag, mabait, generous, sip-sip pa, na si former governor, Datu Siabandar, Dr. Sakurtan. Ang galing nating sumip-sip, ano? Si Papang. Oy, nasa Malacanang si Papang, ha? Kahapon.
At saka si Governor Toto nandoon din sa Malacañang. Sinamahan nila yung pinakawalan na bata ng Abu Saya. At nagpasalamat nga itong si Tatay Digong Duterte, kina Governor Toto Tan at kay Papang Sakurtan, dahil sa kanilang pagsisikap na maihatid ang 8 taong batang lalaki na pinalaya ng Abu Saya. Dinukot to nung nakaraang taon sa, kung di tayo nagkakamali, sa Payo yata to o sa Alicia Dinukot. At actually dinukot yung bata kasama yung kanyang ina at yung kanyang ama na si Elmer at si Nora. Dinukot sila nung August last year. At pagkadukot sa kanila, imagine, buong pamilya. At dyan sila dinukot sa Payaw, sa Sambuanga, Sibugay. At dinala sila sa lalawigan ng Sulu. At doon ay hinawakan sila, pinigilan. Unang pinalaya ng Abu Saya, mga kaibigan, ay yung si Nanay Nora noong August 22 upang makapag-ipon, makapag-kalap ng pambayad ng ransom. At noong November 14 naman, pinalaya naman ng ama, si Tatay Elmer. Pero hinawakan nila yung bata. And eventually, pinalaya na ito nung isang araw. Diyan sa Barangay Anuling, sa Patikul. At ayon naman sa militar, sa Western Mindanao Command, ay dinawit ng otoridad itong si Ador Abdullah at si Haber Susukan sa kidnapping ng pamilya. Kawawa naman. Pero mga kaibigan, brother, wala na tayong oras. Napaka-importante ng oras. Wala na dyan tayo panahon. No? Sunod na po na po nga mag-chismis-chismis na punta dyan. Daghan tayo na may buwan karong adlawan. No? Daghan kayo na may buwan natin mga kaigsunan. Maong kining din hindi tayo maminaw. Ha? Sa atong tulumanon kining Radyo Mindanao. Inaod nga nalang gihapon sa mayang panglawas, kinilang gihapon si Abdel, manamilit na kaninyo o mayang hapon kaninyong tanan. Alright, maraming salamat sa imo, bye, at sa lahat anong mga sumubaybay sa ating programa ngayong araw na to. At kahit mainit, inaantok-antok kayo dyan, nandito pa rin kayo sa amin. maraming salamat sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, at syempre sa Sabah, Malaysia, yung ating mga Pilipino nandiyan nakikinig. Sa Central Mindanao, si Director Amir Mawalil, ang Bureau of Public Information ng ARMM, at si Governor Mujib Ataman. At sa Sambuanga, Cebu, Guy, Sambuanga del Sur, ug Sambuanga del Norte, daghan salamat sa mga nagpaminaw sa ato ang programa, Radyo Mindanao, the best. Kina inyong anchor hanggang sa susunod na bukas. Ito pa rin, walang iba, Alasinto, nagsasabing maraming salamat. I love you, Mama. Chup-chup. Iwanan natin kayo ng isang napakagandang awitin. Hulaan ninyo kung ano to. At may premyo kayo. Itawag nyo labang kay Ninyo Karandang kung ano ang pamagat nitong awitin at meron kayong libreng chup-chup.